The views and opinions expressed by the host and guests of this program do not in any way reflect those of the management of this station or our network affiliates. Narito na si Tommy Abili, ang kampi ng masa, isang serbisyo publiko at komentaryo, ang tumatalakay ng mga isyo na walang kinikilingan at walang kinatatakutang maglahad ng mga katiwalian. Bigwas ang kakampi mo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes dito sa DWGO. Okay! Good morning mga kaibigan. At binabati muna natin yung ating kaibigan na nagsasabing bigwas, may bigwas pa pala. Eh, January na eh. Ang aga ng asar. Salamat sa iyo, paring Goy. Good morning, happy new year sa iyo. At yun nga, Nay, may bigwas pa rin. may bigwas pa rin, paring Roy. Hindi nawawala ang bigwas. Palatandaan lamang yan. Bigo sila. Ang laki ng pagkakabigo nila. Kaya ngayon, magtatanim na sila ng kamote. Yung kamuting may kulay. Dahil wala, hindi nagtatanggumpay yung sinasabi nilang hanggang Disyembre lamang si bigwas. Ayun, Enero na. Tama nga yung sinasabi mo, paring Roy, na talagang Enero na, may bigwas pa. Akala ko ba hanggang Disyembre lang? Doon sa mga talunan, good morning. Doon sa mga bigo, good morning. Hindi nyo natanggap yung reward para kay bigwas. Sana kinausap niyo ako. Nakihati na lang ako. Ang lakas ko mang asar. Ayan ha, mga kaibigan. Ay, sa mga susunod na linggo ha, ang bigwas ay balik alas 9 hanggang alas 10. Dahil magmula alas 7 ng umaga, ang programa ng TV22 ay sunod-sunod na. Magmula alas 7 hanggang alas 12 ng tanghali. Yay, programa ng TV22 kasama na ang local news. Lahat ng kaganapan sa Olongapo ay dito na ninyo masasaksihan. Hindi na po putol-putol. Kaya inaayos na po namin mga kaibigan, magmula sa sunod na linggo, alas 7, Ronda Balita, hanggang alas 8. Alas 8 naman hanggang alas 9, ang Errol The Come Show. At pagkatapos ng alas 9, alas 10 hanggang alas 9 hanggang alas 10, ang bigwas. Tapos ang alas 10 naman hanggang alas 11, yun ang inyong abangan. Ang isang magandang programa ng SBC TV22. Tapos alas 11 hanggang alas 12, ang Sangguniang Monitor. Yan po mga kaibigan, inyo po yung makakasama sa loob na sa araw-araw ang mga programa ng TV22. At simulcast po yan sa DWJO. Yan ha? Hey, bati muna tayo, babatiin muna natin. Binabati ko muna si paring Roy na nang aasar doon sa aking mga kalaban. Kumusta paring Roy? Happy New Year ha! Wala kang binigay sa aking pamasko. Porkit hindi ako makagala ha? May... Ayan. At binabati ko rin ang ating mga masusugid na taga-subaybay dyan sa Banikain. Alam ko nakatudo na yan ang husto yung kanyang radyo. Si Wilfredo Magpayo. Good morning! Ayan ha, good morning din sa lahat ng mga taga-subaybay ng programang Bigwas. Taga Castillo sa Barangay Nagbunga. Ayan ha. Good morning, she. Oh, good morning sa iyo ha. At good morning din kay Jewelry ng Katihan.
Subic, Zambales, nanonood din siya ngayon. Yan. Okay, magbabasa muna ako bago ako magpapasok ng mga komentaryo. Babasahin ko muna itong mga greetings ninyo. Eh, talagang umuulan na. Ah, ito. Galing sa 0948. Sir Bigwas, marami ng drugs dito sa amin. Sa Gordon Heights po. Yung police, yung pasimono dito sa amin. Nako. Binanggit pa niya yung pangalan niya. Hindi ko pwedeng banggitin yung pangalan mo, ha? Para sa iyong seguridad. Gordon Heights, napakarami daw ng drugs. Police daw ang utak ng pagtutulak. Ayan. Ay, nako, Diyos ko po santo. Ano na ba yan? Gano'n na ba nangyari sa ating lipunan? Nakala ko may magbago na. Bagong taon na. 2015 na. Magbago na kayo. Nako. Babati daw mga taga ano tong PC Works sa Harbor Point, Ayala Mall. Nanonood sila lagi. Good morning mga PNC Works sa Harbor Point, Ayala Mall. Nanonood daw sila lagi. O, text nyo yung pangalan nyo at babasahin ko. Yung mag-uumpisa pa lamang ang programa, text nyo na para mababasa ko. Dahil kung bandang hulihan na, hindi na mababasa yan. Lalandami na ninyo eh. Okay, ito po. Go DM, sir. Nanonood po. Pinapanood ko po kayo. Now, sa Ronda Balita. Sino kaya ito? Lagyan mo kasi ng pangalan. O, kanina yan. Sa Ronda Balita, nanonood siya, ha? Okay. Go DM, Bigwas. Report ko lang po. Talamak na po ang adik dito sa Sibol. Pati mga kabataan ay nagdrudruga na rin. Humingi po ako ng tulong kay Kapitan Atablan. Natulungan na po ang kabataan ng Upper Cebol 2 na malayo sa pinagbabawal na gamot. Isa lamang pong concerned citizen po ito. Sana maantig ko ang puso ni Kapitan Atablan. Kapitan Atablan, sana tablan ka naman itong kahilingan ng iyong mga constituents. Kaya sila na mismo ang humiling sa'yo. Kapitana, alam ko namang nanonood po kayo. Upper Cebol, Cebol 2. Upper Cebol 2. Yan sa Little, ano ba yan? Saan ba yan? Little Baguio ba yan? Sila po'y nakikiusap. Nagawan mo raw ng aksyon. Sana tatablan po kayo sa kanilang taus-pusong kahilingan. Okay. Yung PNC Works, PC Works, itindahan ng computer doon sa Harbor Point. E ganun, magpasok kayo dito ng commercial. Pwede naman kami X-deal eh. Pwede. Pwede kami nga X-deal. Wala kayong gagastusin pera rito. Pasok nyo lang. I-advertise natin, lalabas natin yan. Iko-commercial natin yan. Hanapan natin ng maraming buyer yan. Yan. Sige. Yan, ha. Puntahan mo nga doon yan, DJ Ruby. Okay. Payag tayo sa ano? Sa X-Deal. Okay naman. Pakibati lang po ng happy birthday ang kapatid kong si Erickson. Ha, nag-birthday ito. Ng mga taga Dominguez Street. Santo Subic. Ano? Dominguez Street. Balik-balik. Mr. Bigwas, Happy New Year po na rin po sa inyo. Happy New Year sa inyo. Good morning sa inyo, ha. Ito, Mr. Bigwas. Magandang New Year po sa inyo. Bakit po dito sa amin, sa Dominguez Street, di pa rin tumigil ang paputok? Ha? Di tumigil ang paputok noong bagong taon. Akala ko ba bawal ang paputok dito sa Gapo? Ang tanong ko rin, o yung mga traffic enforcers ay may kanya-kanya silang bike? Saan kinuha ni Mayor Paulino ang pagpambili nun? Sana mapansin ng mga taga-Gapo ang mga traffic na may bike. Para saan po yun? Bakit meron pa silang ganun? Matraffic lang ang magta-traffic lang naman.
Yan, opinion niya yan. Mr. Bigwas, magandang New Year po sa inyo. Yan ha. Ah, inulit lang po niya. Okay. Yan, inulit lang niya. At ganito, sabi niya, ay may kanya-kanyang tama nga bike at ginawa ni Mayor. Sige ha, salamat, salamat sa inyong mga text message. Eto naman. Babasa muna tayo. Happy New Year and Happy Three Kings. Galing po kay Jewel Lee. Yan, sa Katihan, Subic, Zambales. Yan ha. Oh, Happy New Year, Bigwas. Pakibati naman po pamilyang Baylon. Passion at Trabahador. Diyan sa, ano to, New Reed Processing Plant. Diyan sa Manganbaka, Subic, Zambales. Mayroon ba dyan? New Reed Processing Plant. Yan ha. Dyan sa Manganbaka, Subic, Zambales. Binabati kayo ha. Pamilyang Baylon at Pasyon. Ito naman. Good morning, Bayog Bigwas. Ilalapit ko po sa inyo yung kalsada dyan sa Subic ang papasok ng palingke tapat ng Julius Beach Shop. Grabe po ang uka-uka. Ang lalim na po. Makakadisgrasya po yan. At yung manhole dyan sa harap ng plaza na ng manggahan, walang mga takip. Open po. May nalaglag po dyan minsan gabi. Kasi dyan gabi tapos bukas ang kanal nila. Ay naku, sana maaksyonan ng mayor ng Subic ang grabing traffic madalas dyan sa Subic. Salamat po, Mr. Bigwas. Yan. Panawagan niya kay Mayor J. Conghon. Good morning, sir. Ano po ba kailangan pag kumuha ng student license? Ha? Pumunta lang kayo doon sa LTO. Pagdating doon, magdala lang kayo ng mga valid ID ninyo. May fill upan kayong form doon. Ha? Kung tanong nyo kung kailangan pa nila ang birth certificate ninyo. Ha? Good AM, Sir Bigwas. Fans mo kami dito sa Balik-Balik. Sana habaan pa ang programa mo na Bigwas. Sa likod nyo lang po kami. God bless po. Salamat, salamat. At ito naman. Ina-announce ni Mayor Paulino noong Christmas party ng City Hall na number one ang Ulunga po sa peace and order. Ano? Hindi siya lasing nito? Baka lasing si Mayor Paulino nito nagsabi na number one daw sa peace and order ang Ulunga po. Hindi ka kinalabutan nito, Mr. Paulino. Ginoo po. The peace and order sa Central Luzon. Sino kaya ang naniniwala sa bulerong mayor na ito? Till that to the Marines. Dako, ano ka ba, mayor? Hindi ka nahihibang yan, ha? Happy New Year, Bigwas! Iboy ito. Noong piyesta ng Ulunga po, pinakilala ni Paulino ang mga honesto ng mga drivers. Pinaharap niya sa triangle. Binigyan niya ng certificate ang mga driver na honesto. Kaso, ang problema, ang nagbigay isang kurimaw. Itong mga tekstil ko, tatapang na. Isang kurimaw din. Si Paulino, salamat po. Grabe itong mga texter ko. Ano na ba yung... ito naman. Isa na namang text nito. Good morning, sir. Ano po ba? Natabasa ko na yan, ha? Yung sinasabi ninyo na requirements. Hindi po dapat bininta ang convention center, tennis court, museum at paaralan kasi landmark ng Gapo yun. Ngayon, dahil pinirmahan ni Paulino ang kontratang yan, kapag naka-schedule na, nagigibahin ang area at wala tayong katiyakan kung saan mapunta.
ang mga lumang gusaling yan. Mga kaibigan, sama-sama tayo. Naharangin yan. Yan ha. Makikita nyo si Bigwas mangunguna doon. Yan po mga kaibigan. Okay, ito pa ang isang text message. Good day, Bigwas. Sobra na pong daming adik dito sa Olongapo. Sa amin, sa Johnson Extension, walang ginawa ang purok leader at kapitan. Palibhasa po, mismo sa barangay, meron ding adik na staff ni Kapitana Tablan. Oh, may adik daw. Ano ba yan? Barangay na? May adik din. Sabi ko nga, sana malagyan na ng lason. Magbago na sana. Malagyan na ng lason para makita natin na mga may mga barangay official din namamatay. Bigwas, good evening po. Sa 25 Street, East Bahak-Bahak, talamak na rin ang pagtitinda ng shabu. Halos karamihan puro tricycle boy ang mga nagdudruga. Concerned citizen lang po. Kaya pala kung sumagot yung mga tricycle driver na iba na yan, eh, walang galang. Mga adik na pala yan. Bigwas, sana ibalik si SPO3 Bert Ventura sa Drug Enforcement or PDEA. Dahil po takot sa kanya ang mga poser. Kasi parihas siya. Pinakukulong niya ang lahat ng mga nahuhuli niya. Mga poser. Eh bakit siya naalis doon? Eh alam ko kapag maganda performance, eh hindi yan aalisin. Bakit naalis? Good evening po, Kuya Bigwas. I love you po. Bye, Junior Pulubi. Ang galing yan. Ganun ang pangalan, ha? Junior Pulubi, ha? Okay. Good evening, sir. Driver din ako dito sa Gapo. But di mi alam yung binigay niya certificate si Paulino. Stay lang yun. Ha? Anong sabi niya? Stay ito, ha? Stay niya. Ah, style. Style niya lang yun. Kunyari, pinili niya guro, binigyan niya yun. Kilala niya guro para maipakita sa tao na okay siya. Oo, sa bagay, may nalaman nga ako yan, eh. May nakarating sa akin na panahon noong vice mayor pa siya, ginakasabwat niya mga taga-OTMPS. Yeah, Pablo. Yan, di ba? Mga bumabaliktad yan. Sila Bumulina. Yan, mga bumabaliktad yan. Kinakasabwat na pala nila yan dati. Na kapag may mga nahuling drivers, eh, palalapitin sa kanya para magkaroon siya ng pugi points. Pag nahuli yung driver, eh, pag pumunta sa OTMPS, kakausapin nila, sasabihin ng OTMPS na pumunta kay Vice Mayor Paulino. At si Paulino ngayon, tatawagan kunyari ang OTMPS para i-release yung lisensya. Eh, di magkaroon nga naman ng utang na loob ang mga driver sa kanya. At ikakalat yan, ang galing talaga ni Vice Mayor. Yun pala, mga pakana lang pala nila noon yun. May kausap pala sila noon na mga taga-OTMPS. Mr. Paulino, luma na yan. Kumita na yan. Baguhin mo na yung estilo mo. Ano yung sabi? Ikaw ang number one. Peace in order sa buong Central Luzon. O baka number one bulugan. Nandito lahat ang krimen. Sabihin mo number one. Nandito na. May balita na tayong mga rapist. May balita na tayong drugs. Number one ka mo sa drugs, ang Olongapo. Capital of drugs, Olongapo. Capital ng krimen dito sa Olongapo. Tapos sabihin mo, peace and order, ang galing. Nahihibang ka na. Nako, Paulino. Magtulog-tulugan ka pa. Number one sa tulugan.
Number one, sa tulugan ka, Paulino. Tutulog-tulog ka sa kangkungan. Okay. Hindi pala nila alam ito na mayroong certificate na pinamimigay si Paulino. Driver din siya. Babalik po ako mga kaibigan pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. Okay, tuloy tayo. Ito po, good info, Sir Bigwas. Sabi niya, good info, Sir Bigwas. Pakibigwasan nga po uli yung timbangan ng isda po sa lumang palingki. Yan ha. Wala pong nagbabago. Wala pong pagbabago. Wala pong nangyayari. Manluloko pa rin sila sa kapwa Pilipino. 1/4 po sa kiluhan nila ay 1 in 1/4 na raw sa kiluhan nila na daw yun. May dagdag na daw na 1/4. Pagdating sa timbangan ng bayan na timbangan ng bayan, kulang po ng 2 guhit. Paano po yan nangyari, sir? Pakibigwasa naman po, kawawa naman kaming mga maliliit. Namimili kahapon lang po, nangyari po kasi ito. Namimili kami ng isda at tilapia. Salamat po. Sana habaan pa ang programa ninyo, ninyong bigwas. Dito lang po kami sa likuran ninyo. God bless po. Ronald. Pakipuntahan mo yan. Tindahan daw ng tilapia. Isda. At ating tawagang pansin si Kapitan Capistrano. Sino bang administrator dyan? Si Manalang. Ay kung hindi yan aaksyonan ni Manalang, ay kasabwat si Manalang dyan. Kailangan aksyonan mo. Manalang, aaksyonan mo. Mga tulisan daw ang mga tindera at tindiro mo dyan sa Barangay West Bakbak Palingke, Lumang Palingke. Pakisurbe mo, dalaan mo kagad ng timbangan. Kiluhin mo ang totoong kilo nila. Eh kapag hindi ninyo yan inaksyonan, Mrs. Manalang, ay maniniwala kaming kasabwat ka dyan. Para hindi kami maniniwala na kasabwat ka, ay gawin mo kagad. Inspeksyonin mo na yan. O baka binawi lamang nila yung tulong nila doon sa pagkapanalo ng Miss Olongapo. Alam ko yon. Manalang, huwag kayong magpapakapal ng muka. Gawa na ninyo na paraan. Good morning, pro! Yan. Okay, sige. Mayroong yan, may off-air ko. Hindi ko to gawa natin ang action ito. Yan palang mga utak ng mga drugs, ha? Sige. Yun. Let us all rally against Paulino. Sa decision to lease the Olongapo Civic Center. This is the crown jewel of Olongapo and it's not for sale. Yun. Sabi ko na sa inyo kasama tayo nito. Rallyan, barakadahan natin. Kapag giniba ang lumang gusali dyan, babarakada tayo. Kasama na ang Sibigwas. Yan. Ngayon? Kung dyan ako sa gitna ng kalsada magpo-programa. Diba? Anong pakialam nila? Diba? Basta para malaman ng mamayan ng Olongapo na handang lumaban ang mamayan ng Olongapo para labanan ang katiwalian ng kasalukuyang administrasyon. Baka si wala lang, hindi Manalang. Itong kumpare ko. Pare, Happy New Year, ha? Magpainom ka. May utang ka sa akin. Ang tawag niya kay Manalang, wala lang daw. Wala lang. Siyang administrator, wala lang. Hindi daw administrator Manalang. Ayan, ha? Magaling talaga. Ang dami na inbinto nitong kumpare kong ito, Good aim, sir. Try, sabi niya, ito naman, ha. Ito pa, kadami na, ha.
Hindi, baka hindi ko na maubos na basahin ha. Bigyan ko muna kayo ng daan. Good morning, Bigwas! Pakibati naman po ng good morning ang Bim Bim Basol. Kagigising lang po. Ayan. Good morning! Ayan. Ito pa. Ayan. Good morning, Bigwas! Todo pasikat si Paulino noong Biesta. Pinaparada lahat ng kapting sa Ulungapo. Mga walang kwenta naman ang ibang kapitan doon. Walang magandang ginawa sa lipunan. Pasikat lang. Eh, tinams down ko na eh. Pati nga si Achensa at lumingon pa sa akin. Ginanon ko eh. Gusto niya akong kuhaan ng ano, ng picture. Eh, di sana kumuha ka, umaksyon pa ako ng husto. Ganun ako. Ibig sabihin po, mga kaibigan, palpak! Palpak ang pamamalakad. Eh, mas si Paulino, ayaw lumingon sa akin eh. Gaganon, dalawa sanang ganon gagawin ko eh. Dinumps down ko sila. Kasi, saan ka makakita ng parada ng piyesta na putol-putol? Tapos yung napakagandang banda na galing San Carlos, Pangasinan. Napakaganda. Talagang organized, well organized. Sabay-sabay. Abay, pagdating dito sa may harapan ng ataw, abay, pinatabi. Parang nagmukhang basahan doon sa tabi, pinahinto. Pinadaan mo na yung ibang barangay na hindi naman sabay-sabay. Ang iba nga, hindi pa naka-uniforme pareho. Ay, ibig sabihin, iba ang tinititigan ni Paulino kaysa tinitingnan. Wala. No good. Hindi maganda performance. Happy New Year, Bigwas! Live pa ba kayo? Ay, live na live ako! Live na live po ako! Pag nagbabasa na ako sa iyo nito ngayon, talagang live ito. Good evening, Bigwas, dito po sa East Mahak-Mahak. Talamak na ang druga. Wala pong ginawa ang purok leader namin dito. Kapitan, grabe na talaga. Dito parang tiyanggihan na. Dito ang druga. Lantara na po. Talaga, abuso na. Happy New Year po sa iyo, Bigwas. Magaling ka para, magaling ka para sa akin. Salamat naman, ha. Dito daw, dyan daw sa East Bahak-Bahak, 25, nako, street. Nako, Diyos ko por santo, New Year na. Mr. Bigwas, maraming mga, maraming natutuwa sa kanya noong piyesta ng Gapo. Para siyang bata na tuwang-tuwa siya sa ginagawa niya. Kung sino ang binabati niya. Para siyang di mayor. Puro mga nasa tabi niya, mga ordinaryong tao. Wala man lang ako nakita na kagawa doon. Nagsisikap po siya na magtiwala sa kanya uli ang tao. Pero sa totoo lamang po, pinakisamahan na lang siya ng tao. Dahil ang sabi niya, sabi nila namimigay doon ang Pabasko. Kaya pinakisamahan na lang. Nag-iilusyon na lang yan. Kasama ng kanyang mga alipores na miyembro ng Batang Gapo. Ayan ha. Ito. Nagpapatawa pa siya. Lalo na yung lumalala ang Ulong Gapo. Lalo nang lumala ang Ulong Gapo. Buhat ng siya ang naging mayor. Marami nang nagbibinta ng drugs dito sa Gapo. Kaya marami nang pusher. Kawawa naman ang mga kabataan. Wala siya pakialam nito. Doon sa ating mga batiko sa kanya, Bigwas natin sa kanya, hinggil sa droga. Wala. Ay, mayroon nga nag-text dito, kumpare pa niya tulak eh. Mr. Bigwas, magandang New Year po sa inyo. Bakit po dito sa amin, sa Dominguez Street, di pa rin tumitigil ang paputok. Mayroon pa ba paputok hanggang ngayon? Ayan. Sabi niya, good evening sir, yung kaibigan ko kasi may Sir Bigwas, pakibigwasan niyo nga po sana, huwag nang pagganahin yung ginawa nilang fountain sa Marikit Park sa ilog dahil po sobrang baho ang amoy. Ayan,
Naniwala na kayo ang sinasabi ko sa inyo. Hindi ko malaman kung putik ang utak nitong Paulino na ito. Ibibigyan pa niya ng sakit ang mamamayan ng ulong gapo. Naglagay kunyari siya para maganda daw tingnan. Pero pag in-experience, binuga mo naman ang tubig, napakabaho. Nagdudulot tuloy yan. Maraming bakteriyang ibinubuga yan. Okay lang sana kung yung lalanghap niyan lahat, si Paulino, at yung kanyang mga alagang alipuris niyang mga pinatataba niya. Yun sana, nandadamay pa ng tao. Lumayo-layo lamang po kayo mga kaibigan, kapag nangamoy na, magtakip na lang po kayo ng ilong. Dahil hindi po makontrol natin ang tila putik na pamamahala ng isipan ni Paulino. Hindi ko malaman kung saan kumuha ng idea yan. Doon siguro sa mga batang gapo. Dahil ang sinusunod niyan, yung mga batang gapo eh, na ngayon lang din nakahawak diyan sa City Hall, na kung saan kapag natalo na yung kanilang kandidato, pupunta na naman yun sa SBMA. Doon na naman sila babarat para kukunin empleyado. Mga hunghang. Good evening, Bigwas. Hindi po si Manalang ang public market master sa tax force po siya. Ah, tax force. O sino po ba ang ano dyan? O dapat yan. Siya ang, o sa tax force pala siya. O di, sa Claudine niya yun. Yung mga magnanakaw na timbangan, puntahan po ninyo, Manalang. Oh. Good morning, bakit puro kayo? Puro kayo tumitira kay Mayor Paulino. Bakit noon si former Mayor Gordon ang nakaupo? Hindi niyo na ilabas lahat ng pangit na nangyayari sa kanya. Eh, ngayon lang ako dumating dito sa Lunggapo eh. Bakit niyo ilalabas? Eh, hindi ko na maalam yon. Ang mga tao ngayon na sumusuporta sa Bigwas, sila ngayon ang nagkakalakas loob dahil nandito si Bigwas. At kaya ko silang protektahan para lamang sila'y hindi malaman ang kanilang pagkatao. Binabasa ko ang mga reklamo na ng mga tao. Pagpasalamat nga kayo dahil may broadcaster na dito sa Lunggapo na nangunguna para isiwalat ang katiwalian. Oh. Nasa kasalukuyan tayo mga kaibigan. Dapat bigyan natin ng pansin kung ano ang maganda bang naidudulot. Kasi matagal na natin pangarap na palitan ng mga Gordon noon pa. Dahil nakakasawa na, dahil matagal nang hawak ng Gordon. Dahil ang palabas naman ng mga honghang na ito, ang sabi nila, inutil na raw ang Lunggapo noon. Kaya magpalit tayo. Eh ngayon, hindi lang inutil ang Lunggapo. Lugmok sa kahihiyan ng Lunggapo. Mali pala. Mali ang ating akala. Na ang akala natin ay mapapaganda ang Lunggapo kapag nawala ang mga Gordon. Eh ngayon, ano nangyari? Ni kahit nga children, yung tinatawag na children friendly lang, hindi na makuha-kuha ni Paulino eh. Oh, di ba? Sino sa inyo sa inyong makapagbigay ng papuri kay Paulino na mapagmahal siya sa kabataan? Sige, tanungin ko kayo. Baka may magsasabi sa inyo na mapagmahal siya sa bata. Sige. Yeah. Kaya niyong patunayan niya na mapagmahal siya? O pabaya siya sa bata? Tuloy-tuloy ba sustento, Paulino? Baka mamaya isang araw, nandito na yan. Yan ha. Eto pa po. Basahin po natin. Pakibati po si Juji Basa. Happy birthday. Yan ha. Happy birthday, Juji Basa. At ito naman, Mr. Bigwas, good morning. Pakibati mo ang Flores family at Kabi family ng Gordon Heights, Upperwood House. Good morning sa Flores at Kabi family. Good morning sa inyo dyan. Ganon din ang
Kalamba ha, Kalamba family dyan sa Gordon Heights. Mr. Biguas, pakibati naman yung mga yung nasa na si Rolit, ano to? Royit, birthday niya ngayon. 19 na siya. Yun ha. Happy birthday, Royit. At ito pa, basahin natin to. Good evening, Biguas. Dapat ikaw na lang ang maging mayor. Ay, hindi ko pinangarap magiging politiko po, ha? Good evening, pakibati ko pa. Binabati ko po si Samuel Agliam ng Happy New Year from Melody Pradas. Yan. Yan po, ha? Good morning. Morning, Biguas. Bakit panut? Palatandaan po yan. Nang sabi nila, pag matalino. Siya daw siya, si Jongjong daw. Nang Kalapakuan. Siguro adik din to. si Jongjong adik. Yan ha. Happy New Year, Biguas! Ayan po, at ito naman, Happy New Year, Biguas! Pakibigwasan mga nga si TK Balde. Si TK Balde na sinisingil ang mga taong Olunggapo ng bayad sa kuryente kahit matagal nang nabayaran. Binabase nila ang paniningil sa computer na galing sa MIS. Eh hindi pa naman fully computerized ang POD noong araw. Marami ng tao ang nagagalit at magdidimanda. O bigyan nyo ko ng kopya ha. Kapag nagdidimanda kayo, bigyan nyo ko ng kopya niyan. Yang paniningil nila sa kuryente, patunay yan na marami hindi nagbayad talaga noon. Ngayon, ibinunto nila yan, ang pagkakautang na yan sa National Power Corporation kay dating Bong Gordon, kay dating Mayor Bong Gordon. Kaya ngayon, sila mismo ang sumagot sa sina kanilang mga pakana, kanilang mga pakulo na sinasabi nila noon na si Bong Gordon daw ang naglustay ng pera ng POD. Mali. Ngayon, kung nilustay, bakit ninyo sinisingil? Ibig sabihin, maraming hindi nagbabayad noon. Kaya sinisingil ninyo ngayon. Problema ngayon, sinisingil ninyo at nagkaroon naman ng agreement na babayaran ang National Power Corporation sa pamamagitan ng ira ng Olunggapo. Ay ano ngayon ang mangyayari sa bayad nila? Saan mapapunta? Hindi sa bulsa ninyo o diretso sa Balde? Ayan ha. Baka kaya nga kinuha uli itong si Balde. Dahil malaki-laki sigurong Balde ito. Ay dyan ihahanda, dyan ilalagay ang mga nasisingil sa Balde na yan. Mr. Biguas, pakibati naman po si Salvador Biato ng Happy Birthday, More Power to Your Show. Good morning, Salvador Biato. Sino to? Si ano ata to ha? Si Bro ata to ha? Sir Biguas, isa pong empleyado ng City Hall, City Planning. Ang sugapa sa droga. Ang apelyido niya ay hindi ko muna banggitin ha. At dating driver ni Architect Balde. Lagi siyang sa tulakan ng droga. Bago siya pumasok ay titira pa. Titira pa siya. Sir Biguas, dapat ito po ay drug test. Dapat tanggalin ang taong ito. Ay kung dapat nga sa bagong kung halimbawang ano, sa isang city hall, mga empleyado, dapat mayroong random drug test. Biglaan yun. Hilingin natin sa bagong upo. Dahil siguradong hindi naman mananalo na yan eh. Na magkaroon ng random drug test, si Bakin agad. Ay anong civil service kapag ganon? Ibig sabihin, adik, mahirap. Hindi, wala sa katinuan ang utak ng adik magsebisyo sa mamamayan. Sir Biguas, sabi niya, talagang wala na sa ayos ang mga yan.
Kung ka nakakamatay lang na yan ng salita, nagka-cancer na yung mga animal na yan. Yung nakalagay nga sa tarpaulin na niya, bawal magtapon daw ng basura. Pwedeng mangisda. Tarantado pala siya. Ayos din ito, mga texter na ito. Ito pa. Ito sa personal number ko, ha. Ito. Good evening, Sir Bigwas. Sana sabihan na kami dito sa De La Cruz Drive kung tamaan kami nang gagawin ng SM na sa ganon makapaghanda na kami. Ay, tatamaan talaga po kayo dyan, mga kaibigan ko. Kaya handa-handa po kayo dyan. At, nako. Yan. Ito naman. Good morning po, Bigwas. Pakibati naman po ang Portalisa family na nanonood ngayon. Idol na idol ka po kasi ng ang tapang mo. Ay, hindi po ako matapang. Ako po'y nagsisiwalat lang po ng mga katiwalian. Yan, ha. May magagawa ka po ba sa kasasalita mo? Mayroon po. Malaki. Dahil sa ating broadcast na ito, sa pagbubulgar natin, sa pagbibigwas natin ng katiwalian, makapal na ang mukha nila kung hindi sila tatablan. Malaki ang pakinabang ng pagsasalita na ito. Ito po'y nagagamit para malaman ng mamamayan ng Olongapo kung gaano na kapalpak ang mayor mo. Yan, ha. Talagang tama ka, Sir Bigwas. Sabi sa 0907, sa lahat ng parada ng piyesta, ang parada ngayon ay talagang walang kwenta. Halos inaangat niya na lang ang kanyang sarili. Pinaparada lahat ng bagong equipment niya. Paduda lang ginawa niya. Kita niyo na, mga taong Olongapo ang nagpapasya nito, ang nagsasabi nito. Bigwas ang kaibigan ko po na isnatan yung bag niya kagabi. Oh, ayan, kita mo. Snatching, laganap. Tapos sabi niya, number one sa place and order, bugo. Oh. Kinaladkad pa siya. Ang laman po ng bag niya ay 60,000. Riding in tandem po sa SBME nangyari. Parang di na po safe talaga dito sa Olongapo kahit sa SBME pa. Pati sa SBME may snatching na rin. Wala na. Sana naman ang upong bagong mayor marunong pumatay para maubos ng lahat ng mga adik, lahat ng mga gago, lahat ng mga salbahe. Kaya pakiusap na lang namin kung sino man yung napupusuhan namin sa darating na eleksyon. Yung mga adik, yung mga snatcher, holdupper, yung mga gumagawa ng katiwalian, huwag na ninyong iboto, ha, ang aming mamanukin. Dahil baka isumbat ninyo sa amin na binoto ko kayo. Ayaw namin ang boto ng snatcher, ng mga poser. Ayaw namin. Dahil kakatayin namin kayo kapag kami lumusot. Tandaan ninyo yan. Kaya yan, hindi kayo madidisiplina-disiplina yan ng mayor ninyo ngayon. Dahil malaking utang na loob sa inyo yan. Dahil kayo ang nagpapatakbo niyan. Yeah, mayroon dito ang nag-text ito. Oh, di ba? Asar ka, no? Kaya, kung adik ka, huwag mong iboto man ako. Dahil tutugisin namin kayo. Tandaan mo yan. Ayan, base lang ito sa mga texter. Oh, Mr. Bigwas, sabi niya, good morning po. Dito po sa Block 26, grabe ang ruga at kalat ang mga adik. Sila po ay namamayagpag sa squatter
na mga ano ang ginagawa ng mga kapulisan. Oh. Yan. Anong gagawin? Kapulisan o mayor, anong ginagawa mo? Bilang executive. Bilang ama ng lungsod na ito. Tapos sa ipagtatanggol ninyo. Alam ko naman ang nagtatanggol sa iyo, mga adik din eh. Good morning po. Pakibati naman po si Jerome Guerrero. Birthday po niya ngayon. Happy birthday, Jerome. Morning, Bigwas. Pakibati nga pala si Berna Kong. Salamat po, Berna. Sinong Berna ito, ha? Okay. Yan. Good morning, Bigwas. Happy New Year, Bigwas. Salamat. Happy New Year din. At, yung mga tauhan ni Paulino, asar-nasar sa akin. Akala ko ba hanggang Disyembre lang ako? Ay, nakaabot na ako ng Enero ngayon. Wala na. Hawak na kayo sa pantalon ninyo. Sir Bigwas, yung daanan po ng mga bata. Ang mahal. Ang mahal ni Paulino, hindi ang mga bata. Galing sa 0910. Ay, nako. O, yan ha. Mga mamamayan na ng Ulongga po ang nagbigay nito. Magandang umaga, Bigwas. Lagi ko kayong sinusubaybayan. Pakibati naman po ng happy birthday ang tropa ko, si JC Jimenez. Yan, happy birthday, JC Jimenez. Yan ha. O, dito, bago may lilipat dito sa isa, hingi lang ako konting extension. Yan. Eh kahit naman po si Gordon, walang ginagawa, puro kurakot din. Palagi mga dating walang kuryente noon ang noong nakaupo pa si Gordon. Ano? Dating walang kuryente noon nung nakaupo pa si Gordon. Anong walang kuryente bang pinagsasabi mo? Ayan. Ano ba itong sinasabi mo? Ang ano bang problema mo kay Mayor Paulino talaga? Ano daw problema ko kay Paul? Ang gusto ko lang po, tumino siya. Oh! Ayusin lang yung pamamalakad niya. Masasabi ko lamang po kay Paulino. Siya po ang bugok na mayor. Bugok na bugok! Dahil ako mismo nakasaksi kung paano mangutong ang mga tauhan niya. Isinumbong ko sa kanya, ako pa ang hindi kinausap. Ako pa mismo nakasaksi. Tapos ako ang kaya, ako ang ayaw niyang kausapin. Anong tawag mo sa mayor na yan? Di bugok? Gusto pala niya katiwalian. Tapos sabi niya rito, bakit Bigwas? Gwapo ka ba? Eh, wala naman ako sinasabing gwapo ako. Wala naman sinasabi, oy. Ako hindi pangit, hindi rin ako gwapo. Kaya yung umiibig sa akin, yun ang mga gwapo at gwapa. Ay, ayaw ko yung gwapo. Kasi baka sabihin nila, mapimbertan ako. Ayan ha. Ma'am Tommy, bakit parang si Kunsihal inik piano na lang at minsan si Kunsihala Tet Marsan na lamang ang lumalaban sa ginagawang bintahan sa Marikit? Bumaliktad na ba yung ibang Gordon Councilor na kasama nila dati? Hindi lang po baliktad. Taob-taob! Hindi lang po baliktad. Kung dati, sila'y pure na bunga. Ngayon, may apat na kanto na. Sila po'y mga balimbing. Yung sa persona ng grata ko lang ang ginawa nila eh. Matagal silang nagsialisan daw, sabi nung source natin sa loob ng City Hall. Dahil marami tayong Bigwas Eye dyan eh. Ang tagal daw nagsialisan. Dahil may inaantay daw ang regalo galing kay Mayor. Dahil sa paggawa ng persona ng grata kay Bigwas. Kumusta na ang persona ng grata ninyo? Mga honghang! Oh, miyembro ng Batangga po! Mga bugok!
mga konsehal na pinatataba ni Paulino, mga hunghang. O nasaan ang persona ng grata ninyo? Nag-iilusyon lamang kayo. Di ba? Kaya ang sinasabi ko sa inyo, tama ang yung sinabi nyo. Dapat mawala ng programang Bigwas pagdating ng tinatawag na Disyembre ay nakalagpas. Gandang umaga, Bigwas! Pakibati naman ang anak kong makulit. Ayan, si Kian at Borgeta at ang asawa kong si Jojo. Ayan, ha. Mayroon pa ditong sino Jojo to? Yung Jojo ka kaibigan ko diyan sa ano. Paring Jojo, kumusta ka na dyan, ha? Ito pa. Pinarada ang equipment para pugi siya at maligaya. Hindi magpaligaya ng mga tao. O yan, tama, sinagot ng isang kumpare natin. Ito, minsan nga gawan ko kaya ito ng ano, magiging partner ko. Magaling po mangumento rin eh. Walang magandang peace and order kapag madilim ang lugar. O, tama. O, kita mo itong kumpare ko to. Engineer itong kumpare kong ito eh. Magaling itong mangumento, napapahalakak ako nito eh. The best ka talaga. Bigwas. Salamat sir ha. Idol din kita sir. Idol din talaga kita. Bago kayo po pumuna sa dumi ng iba, tingnan nyo muna ang dumi nyo. Walang taong perpekto na lahat ng kalat na iniwan kayang linisan agad. Tama. Yung dating kalat, hindi ko sinabing linisan agad. Dahan-dahanin. Ang problema po, lalong kinalatan, tinambakan pa. Ay ano pang lilinisin ito? Hindi naglilinis, kung hindi, nagtatambak pa ng dumi. Oh, sabi ko na sa inyo eh, pinaabot pa ninyo ako ng Enero eh. Good morning, Bigwas. Pakibati po si Sebastian Gabaga ng West Bakbak. Good morning, Sebastian. Good morning, Bigwas. Kamukha ka ni Arnold Clavio ng GMA7. Siyang nanggagaya ng mukha sa akin. Ganyan po, bati naman po. Kami dito sa house, Soriano Family. Joshua, Tonton, Bob, Jackson, and to my baby, Ethan. Ayan ha. Salamat po, Jackie po ito ng Kalapakuan. Salamat sa Jackie. Happy viewing. Good evening, Bigwas. Happy New Year. Sabi niya, ano tong anuin naman tong tropa? Hindi yung puro na lang problema na Paulino ang hinaharap mo, bro. Maayong bagong tuig, bro. Pabati mula kay Romy. Hello, guys. Mga kaibigan ko to. Ano? Happy New Year, mag-unwind naman tayo. Ano unwind? Punta nga kayo sa studio at dito tayo magkwentuhan. Ito yung mga katrupa ko to eh. Nasaan ba kayo ngayon? Nagkikinig. Sir, nakapunta na kami sa City Hall. Salamat sa pagtulong mo. Yan. Ayong tinulungan po natin. Nagpasalamat po. Yung bata na may sakit sa puso. Sir Tommy, pabati naman po. Yan, Latigar Family, nanonood po sa inyo ngayon. Hot copy tayo. Oo, alam mo, nag-extend na ako. Kinakinausap ko lang ang ano na, extend lang ako. Kuya Bigwas, pakibigwasan nyo sa si Insong Lasing. Sino yan, ha? Good evening, Bigwas. Yung bayarin po ng kuryente tubig sa school, Gordon Heights. Isa po sa aming mga magulang, pinababayaran dapat si Paulino na ang singilin. Nang daming perang yun. Oo, tama. Pa-sponsoran na lang ninyo sa kanya. Mr. Bigwas, pakibati nga po si Ray Langit. Sa Laot, pakibati na rin yung Umay Cabreros. Umay Cabreros, ha? Okay. Last. Okay. Good evening, Bigwas. Sana mag-hire sila ng bounty hunter.
para sa mga talamak na mga nagtitinda ng droga. Hindi, mayroon tayong gagawin yan. Hindi sila mag-hire niyan. Dahil mga kumpari niya iba dyan eh. Hindi nila gagawin yan. Mr. Biguas, maraming addict dito sa matain. O, totoo yan. Napakarami. Isa lang ang solusyon dyan. Yung text ko pala, Mr. Biguas, sa Marikit, Santa Rita po. Ayan ha. Pakibati po si Kapitan Fernandez na bakit nahuli, mahuli itong, bakit di mahuli itong mga poser dito. Ito po sila, hindi ko muna para babanggitin ha. At nakapagtataka, dito lang sa Kalye Marikit at likod ng police station. Oh, marami daw addict, sir. Major Fernandez, Mon Fernandez, marami daw addict niya sa likuran. Magandang buhay, Biguas. Pakibati naman ang BPAP dito sa Agusuhin. Kawag magasambalis. Magaling kasi ang serbisyo nila. Kahit volunteer sila, sana makakapasyal ka dito sa aming lugar. Sige nga, minsan. Sana makakaano ako dyan sa inyo, ha? Sige. Mr. Biguas, dito po sa Cali Beach, marami nang dainamat. Pakang araw-araw. Cali Beach, maraming nag-dynamite. Araw-araw daw. Yun, mga kapulisan, NBI. Marami raw nagdadinamita daw sa may Cali Beach. Sir Biguas, pakibati po si Tatay Eddie Bogart. Naubos din. Salamat. Akin lang pong tinanggal yung kanina dahil may nangungulit na naman po eh. Ayan ha. At ngayon, atin naman pong pasalamatan ang lahat nating mga taga-subaybay. Ayan. Nagpasalamat din, pakibigwasan na lang po ang sikyo sa Isim nung January 2. Masyado pong matapang at arugante. Ayan ha, masyado ha. Sige. Maraming salamat po mga kaibigan. Sa loob ng isang oras, inyo po akong sinamahan. At ako po ay sana'y nakapagbigay ng magandang impormasyon sa inyong mga kababayan. Ang programang Biguas ay nagigisya ang sandalan ng mamamayan ng Ulongapo. Siyang nagbibigay kamulatan at ipinararating sa mamamayan kung ano ang mga kapalpakan ng ating mga hinalal sa bayan. Ang programang Biguas ay patuloy na magsisiwalat na walang kinatakutan. Maraming salamat. Bagong taon na po. Sana magbagong buhay na rin sila. Wala ang Biguas kung walang gumawa ng katiwalian. Ako po si Tommy Abili, ang inyong lingkod, ang inyong Biguas!